What's up mga tropa? Ito na naman si Omid Matt at ito ang aking video sa pre-board series. Now, ang pre-board series ko ay about, obviously, preparation sa board exams na kung saan ako ay magbibigay ng hints and tips, shortcuts and calculator techniques na pwedeng gamitin during that examination. Now, gusto ko lang emphasize, importante pa rin na meron kayong matibay na fundamental. Kasi hindi natin alam talaga ilalabas sa board exam. And ang pwede mong kapitan doon is yung inyong fundamental. Otherwise, eto, konting tulong lang itong ibibigay ko. Let's go! Okay, here's our first problem. Kung naalala nyo pa, nung first year kayo, we solve limits by direct substitution. Papalitan lang natin yung variable na x ng 1 tulad ng nakikita nyo sa screen. At may makukuha ka agad na sagot. At in this case, it's letter D. Dali lang, no? Okay. How about this problem? If direct substitute natin, ginawa natin sa number 1, igawin natin dito sa sample number 2, ang makukuha natin sa calculator ay, yeah, math error. Or in some other calculators, indefinite form. Paano nangyari yun? Ito yun. Kapag sinolve natin sila na maghiwalay sa numerator muna, tapos denominator, makikita nyo na parehas 0 yung nakuha. Or basically, 0 over 0 yung sagot. At hindi pwede yun sa pag-compute na limit. Walang 0 over 0 na limit. It's actually an indefinite form. Yung nasabi ko na kanina. At paano yun? Sa college, yung mga prof natin sa calculus, ang pinapagawa is pinapa-factor out yung functions. Kasi basically, discontinuous function to, kailangan tanggalin lang yung cause na discontinuity. Kaso, sa board exam, marami kang problems isosolve. Isa lang to sa mga isipin mo. Wala bang mas mabilis na paraan? Dito na papasok ang L'Hopital's rule. Ang L'Hopital rule ay isang tool sa calculus na pinangalan mula kay Jemua de L'Hopital. Hopefully, nasabi ko ng tama yan. Pero, basically, pag ginamit mo yung L'Hopital rule, maggamit mo siya rather kapag ang function is indefinite. Basically, sinasabi niya, nakita niyo sa screen, na if indefinite form yung function, pwede mong siyang isolve gamit yung derivatives ng numerator, denominator. Ulitin ko. If indefinite form ang nakukuha natin o naka-indefinite yung sagot, kukunin lang natin yung derivative ng numerator at ng denominator. Tapos substitute ulit. Okay? So ito nga pala ang mga indefinite forms. Usually, itong dalawa lang lumalabas. Balik tayo sa problem number 2. Tulad nga na sinabi ko kanina, since indefinite siya, kunin natin yung derivative ng numerator at ng denominator. So, here's the derivative of the numerator. Ito naman, yung derivative, denominator. So, mula sa original na problem, napalitan yung function ng ganito. Saka natin kunin ulit yung kanyang limit. Ganun pa rin yung gagamitin natin value ng x. Encode sa calculator. Ano lumabas sa calculator nyo? Yes! Exactly! So therefore, ito yung sagot. Bilis diba? So ulitin ko. If indefinite ang nakukuwang sagot, math error, use the L'Hopital's rule. Derivative lang. Pwede mo siyang ulit-ulitin. Okay, here's another problem. Subukan nyo yung isolve nyo ng kailang. Time it muna ako. Okay, so, solve ba? Paliwanag ko muna sa iba. By direct substitution, magkakaroon ng math error sa calculator. So, isa sa posibleng dahilan niyan is undefined. Check natin yung numerators at denominators. Kung naman po ang values. As you can see sa screen, parehas 0 yung makukuha ang values sa numerator,
and denominator. So basically, we got 0 over 0 for an answer. At 0 over 0, tulad na sinabi ko kanina, is undefined. Indeterminate form siya. Anong gagawin kapag indeterminate form? Tama, kunin ang derivative. So kukunin natin derivative sa screen. L'Hopital's rule. And we got these new values. Now, subukan natin isolve uli siya. Kunin uli ang limit. Direct substitution. Uy, may lumabas na. Therefore, this is the answer. Kailangan, di ba? Ang laking tulong ng L'Hopital's rule, as long as undefined, makususugot. Magagamit siya. O, ito. Last sample natin. May trigonometry naman. Tandaan, kapag nagsisolve ka ng problems sa calculus o math problems na may trigonometric identities na involve, make sure na nakaset sa radians yung calculator. Usually kasi pang radians yung ginagamit na angle, hindi degrees, radians. Tandaan nyo yun. Okay. Timing muna ako. Subukan nyo isolve yung problem on your own. Timing lang ako saglit. Kuha na? Okay. Nakailang derivative kayo? So, via direct sub, tulad na nakikita nyo sa screen, math error ang lumalabas. Kasi nga, indefinite form, makakakuha ko ng 0 over 0 kung direct substitution ang gagawin. So ano ang next step? Tama, kunin ang derivative ng numerator at ng denominator. Emphasize ko lang, separate yung derivatives. Derivative din numerator, derivative ng denominator. So, ito yung derivative ng numerator. Ito naman ang derivative ng denominator. Substitute natin. Uy! Indefinite form ulit to, math error! Oh, paano yun? So, paliwanan ko lang, kapag direct substitute natin sa calculator itong bagong function, makakuha pa rin tayo ng 0 over 0. So, paano yun? Indefinite form pa rin. Tandaan, yung sinabi ko ng statement earlier, pwede mong gamitin ang L'Hopital's rule as long as, kahit ilang beses rather, as long as indefinite siya. So, the mere fact na yung first attempt natin is indefinite, o di mag-derivative ulit tayo, definite pa rin siya eh. So, the derivative becomes sa numerator. At yung derivative ng denominator is, pwede pa itong simplify actually, pero product rule na lang ginamit ko. Then, subukan uli natin substitute sa calculator. Tignan natin kung indefinite pa rin. O hindi na at may nakuha na ako sagot. Therefore, this is the answer. Simple lang, 'di ba? Basta indefinite, or rather basta indefinite form, huwag mahiyang magderivative. At uulitin ko 'yon, 'yun ang kondisyon para maging effective ang L'Hopital's rule. Kailangan indefinite ang form, may limit at indefinite ang form. Okay? Pwede nyo rin gamitin yung derivative function ng calculator tulad ng ginawa ko dito sa screen. Kaso, tulad ng nakita nyo sa first video ko regarding sa preboards, may mga chances na pwede kang magkamali rather sa encoding. Tulad ng nakita nyo dyan, I really do not recommend it. Gusto ko mano-mano pa rin. Siguro nakasanayan ko lang. Pero kayo, kung pakasin yung calculator nyo, it helps naman. Pero, hopefully nakatulong to. May gusto pa ba kayo paturo? Comment down below lang. Subukan natin isolve. Yun lang. See you on the next video.